Ayan, kumusta na po kayo? Bagong vlog na naman po ng inyong fabulous Batanggenya, Luna Celis Sarmiento. Tayo ngayon ho ay sumakay ng jeep papuntang Batangas City. Oy, ako hindi makaiwas na mapatrowback. Tunay na anong laki ng ganda ng daan ng lubo. Noon ho unang panahon, ako'y college, ako'y nakaranas na ako'y uwian. Nagka-college ako noon, papasok po ako pa Batangas. Ay tunay na ako'y mag-aabang ho ng alas 4 na madaling araw ng jeep. Ay pag hindi ka nag-abang ng sibat, ay baka wala kang masakyan. Ay di, ang gawa ko ho'y ako'y aaga na lang ho ng pasok bago ako'y sa school na lang tutulog. Merong kubo doon na bago ka mag-class, ay di doon na lang ako pasangit-sangit. Doon ako tutulog kaysa sa ako'y huli. Ay no naman, ay pag ikaw ay nahuli ng 3 beses, ay equivalent to absent yun. Ay pag naka-6 ka, ay siya, drop ka na. Goodbye ka na. O ay, kaya yun ay iniiwasan. Yan, nasa malapad na ho tayo ho ang checkpoint. Ngayon ang lubo. O tunay naman ako'y nasusurot sa buhok ni Ineng. Yan, shout out kay Madam Celeste Perez. Yun ang kanyang bahay, natanawan ko. Ayan, ang bilis lang. Ho, walang sang ilan ho ngayon magpabatanggas. At tunay na, ang sarap ho magbiyahe at gawang malamig-lamig. Ay kagandahan lang ho, ay hindi naulan nung kami ay nagpabatanggas. O yan, o di, kita nyo gaho, wala kayong makikita ngayong masamang daan eh. Meron man ho, di kailangan lang ho ng kaunting tapal, pero napakaganda. Noong unang panahon ho, ay tunay na, ikilibre makeup, may foundation ka, ang iyong matay, nakatis pa ho ang iyong buhok, kalarang na kalarang ang buhok mo pagdating mo ng Batangas. Tsaka uso nun ho ang nakabandana. Pag huwi aalis ka ng paradahan, ay kanya-kanya hong pagandahan ng bandana na ibabalot sa ulo. At gawa nga hong ay inaalagaan ang buhok. Ay kung iki makikipag-date bago ang buhok mo'y anami sa Piranga. Ay di yan. O nadini na ho tayo sa landmark po. Dati po din eh, ang tawag ng aking anak ay kamay ng higante. Ay nakahigae ang kamay ng higante. Tunay naman kung di ko binulungan si Ining eh. At ako'y nasusurot ng buhok. Habi ko, Ining, pasuyo naman na yung buhok. O, diba? Kaya gayon na ngayon, pwede na ngayon maglugay dahil hindi na humagabok. Wala kayong makikita masamang daan. Sinasabi ko sa inyo, kataasan na ho ng masama ay merong kauntihong sa lalaki gaho na daang truck. Ay di ko'y nasisira ang daan, pero yung sasabihin mong may dadaanan kang lupa, ay parang wala naman akong nakita ng lupang dinaanan ng gulong ng jeepnare. Oh, at saka ho, ang karamihan ho din ay talagang na-widening. Di ko'y sabi nga ho, ang widening daw ho ay sign of progress. Kaya, ay, kayo talaga, ay nadami ho eh, nadayo. Lalo na sa Paluboy, sa dami ho na magagandang beaches sa amin. Ay kayo ho'y pumunta at sinasabi ko sa inyong napakaganda po ng bayan ng Lubo. Ang papunta sa bayan ng Lubo ay maganda rin po ang inyong mga madadaanan, marerelax po kayo. Ang paghon magaling kayo ng Maynila, ay tunay na pag ako ngay pa Maynila ay walang sang ilang dalawang oras ako nasa Alabang. Kaya ako'y nagmalaki ang pasasalamat ko na dati ho ay sa Maynila kami naninirahan nung ako'y nagtatrabaho, ay ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na ako'y ibinalik sa bayan ng Lubo. Dahil ho talagang ang anak ko ho nun nagkakaasma, ay ngayon ang hinihinga ng aking anak ay fresh air. Dahil ho maraming puno sa paligid. O ay kung ang pupuntahan ko rin lang naman ay eskwelahan, o ay di nila lang sa Batangas City. Sabi ko sa aking anak, ay di ni ka na anak mag-aaral ng college sa Batangas dahil ay kako ay sobrang traffic sa kamay nila. Di nila lang, huwag nang lalayo. At sabi ko sa kanya, hindi basihan ng tagumpay ang school na pinagtapusan mo, hindi. Ikaw ang gagawa nun sa iyong sarili. Dahil ikaw mag-aaral, pakaigihin mo. Yun lang ang masasabi. Dahil danas ko, nung ako'y nagtrabaho, ay bigay ang mga nasa magagaling na eskwela nagtapos, ay pare-parehas din kami ng posisyon eh. Oh, kako'y, kaya ako'y napapaumis, kako'y nung una ako'y, nung nag-a-applyan, ako'y medyo nai-intimidate. Dahil pag tinanong, saan ka nag-graduate? Ay, ako yung parang feeling ko eh,
nahuhuli sa ano, sa napaprayo, hindi ako napaprioritize dahil pag sinabing Batangas, si probinsya, mas napaprioritize yung mga nasa magagandang university. Pero noon nalampasan ko na yung stage na yon, panapanag po kami, pare-pares lang kami ng posisyon. Kaya yun ang masasabi ko rin. Napakaganda po ng aral sa Batangas City, at kung wag nang lumayo, kung hanggat maaari, wag nang lumayo ng pag-aaral, doon na lang. Hindi lang. Ang sa akin ay, dahil may bahay naman kami doon, ay di doon, doon na siya mag-aral. Diba? Kita nyo ka, wala kayong makikitang lubak. Ay, sa dami na nadaan ho na track, ay di kayo minsan ho'y nagkakaroon ng diferensya ang parte ng ano. Pero yun ho'y natataka, pero kayo ho'y nagtataka. Ako ho'y nagtataka din minsan na, bain ga ito? Ay kung alin yung maayos, ay siyang totong kabain. At kung alin yung sira, ay siyang hindi gawin. Ito na ako'y napapaisip. Ayan, nadidin na ho tayo. Ayan. Tunay wala sang ilan ho ang Pabatangas ngayon. Nasa Laurel na. Sunod ho din ni Dagata na. Mabilis, mabilis ang biyahe ho. Iyang pag 45 to 1 hour ho ay nasa Batangas City ka na. Yun ho. Ang sarap ng biyaheng arit ka, bilis. Tsaka, di man lang ako nainip eh. Di man lang ako nalula. At ngayon ho'y upong magandahan na ho ngayon. Upong magandahan na. Ay tunay. Luag eh. Luag ho ang upo. Dahil sabi ho ay gawa ng social distancing yata. Gawa nung nagka-pandemic. Ay parang nabago na yung bilang ng pasahero. Wala na rin ho ng trapal. Salamat sa Diyos at tayo nakalampas po sa pangyayaring iyon ng ating buhay. Akala ko, ako talaga nun eh. Parang kakakuit. Kakabalik pa kaya kami sa normal. Talaga hong kakalungkot. Salamat at tayo ho ngayon ay kahit pa paano nakikita na ho ating mga ngiti. Ay noon ho, nakabangga mo na eh. Kilala mo pala. Hindi mo wala mabatid. Ay nakamask ho eh. Pero still ho, ay sa mga matataong lugar, ay di nagmamask ho. For personal po natin. Nabawa, gusto mo magmask, di choice mo naman yun. Hindi naman na compulsory. Pero pag lalo na, halimbawa pupunta ka ng mall, ng ospital, mas maiging magmask sa pag-iingat ka. Gaya nito, nakasakay sa sasakyan, maraming, hindi mo naman alam kung saan-saan ang galing, ang nakahalubiro. Bilang pag-iingat lamang din sa ating mga sarili at sa ating pamilya, ang dagatan na ho. Ang dagatan ay improved. Ang dami na ng establishments. Samantalang noon, ito'y parang liblib na paghapon, sarado na. Tsaka talaga noon ay napaka parang old fashion pa noon eh. Ngayon ang ganda na rin ng daan. Wala ka nang masasabi mo pa na masamang daan. Hindi ho. Noon ho, pag ho napunta ka yung asawa noon ay nakamotor, ay akala mo yung may-ari yung kabayo. Sasabihin baga, yan, gayaan. Pagpalubog, gawa mo puro lubak ho. Talaga naman ho, mayroon danas pa hong maputek. At ito pa pala ho, hindi ko makakalimutan sa pagbiyahe ko ng palubo. Ako ho ay napaanak sa aking bunso. Gawa ho ng sa jeep. Ay gawa ho di yan ho, noong panahon na yun. Ay, ikiuupo. Bago yan ho, ipagkakasyahin. Pag sinabi ho, 12 pasahero, ayan ho, ay bubudyo ko ng kaunti at ng mapiktik. At mapagkasya, aba si kuya ay hayahay ang upo. Yon, itutuloy ko. Ay di ngayon, pagbaba ko sa Don Ramos, naku po. Ay, kakapi ako napapai, hindi naman ako naiihi. Ko ay mapaay, ako'y nasisaryan. Yun ho ang isa sa hindi ko makakalimutan. Ayan, dito po yung fortune. Diyan po yung dating fortune na ngayon ay Republics na. Yan. So, malapit na tayo. Lumampas ka na doon. Ang nakakasakot na din ay Batangas City na. Batangas City na yan. Walang sang ilan ho ang magpabatangas. Basta't iki may 100, may 200, balikan, nakapagpabatangas ka na. Ano ho? Ang pamasahe ho ngayon galing Lubo papuntang Batangas City ay 100 pesos. Pero ang masasabi ko naman ho ay komportable naman ho ang upo. Hindi ho kagaya nung unang panahon na talagang ang nakasabit na laang ay yung pisngin lang ay yung puwit. Ay di, nako, danas na danas ko yan. Marami hong makaka-relate diyan.
Wag lang maiwanan ng jeep ay magtitiis na. Nayain ang nakasang itlaang at mamaya naman may bababa, hindi sa kanila ang makakaluag-luag. Ayan, nadidin na ho tayo sa... Nasa naga tayo, naririnig na tayo sa... Paharang, Bilogo. Nasa Bilogo na po tayo. O, di ba kaya riba Tanga City na? O, di malapit na ho? O, ang magsunod ho sa Bilogo ay Paharang. Ang sunod ho sa Paharang ay Tulo. Shout out po sa aking ninang Sally de Chavez ng nataga Tulo at saka po aking kaibigan si Ruti Andel, si Ruti Andelgado po. Asawa po ng aking mate, classmate si Randel Delgado. Taga Tulo din po 'yan. Oh, yan. Oh, si Kuya tuloy ang tulog. Nako, danas-danas ko yung patulog-tulog. Minsan inapaumpog na. Eh, bigla walang pakialam. Hindi naman na magkakabukol eh. Tapos naranasan ko pa ho noong pala na ako'y nag-uuwian na kung kilala ninyo ho yung jeep na may pinakamahaba pero pinakamabilis din ho magpatakbo. Nakalimutan ko na lang ang pangalan. Ay tunay na kami ho hindi sa may bandang dagatan. Ay kundi ibinangga ho sa niyog ang jeep. At pagkurbada ho'y kami mahuhulog sa labing eh. Tunay naman. Ay yung gang habang-haba. Bago bilis-bilis magpatakbaw. Ayan na, dito na ho tayo sa... Ano ba ito? Ayan. Nandito na ho tayo sa... Paharang. Lampas na ho tayo ng Bilogo. Ang lalampasan ninyo ho pagkagaling ho kayo ng Lubo, di poblasyon. Ang sunod ho ay Balatbat, sunod ho ay San Miguel, tapos ho ay Kalo. Yan ho ay Lubo yan, mga barangay ho sa Lubo. Tapos Malapad na Parang ho, yon doon na ho magdi-end yun. Yun sa May Kamay, yun ho yung pinaka-landmark. Tapos ho, ang sunod ho ninyo babagtasin ay Dibakaw. Tapos ho ay Laurel. Tapos ho ay dagatan. Oh. Tapos ho ay Mapulo. Oh, edi pagkatapos na Mapulo ho ay Batangas City na ho yaan. Papapuntang walang sang ilan ho ang pagpabatangas ngayon. Talagang kayo ay maaaliw naman kayo sa inyong makikita na nadaan. Kumbaga ay malaking alwan, napakalaking alwan ho ngayon. Walang sang ilan ang magpabatangas. Gusto mag-Jollibee? Oh, sulong. Oh, din yun naman ho sa Paharang, meron ho di yung paway. Yun naman ho paway na yun, ay yung lusot naman ho nun ay sa papuntang Gulod, ang labas. Ay, si Kuya, ayos ang sightseeing. Ari ho, ang Bilogo ay tunay, ang Tulo, ay napaka-improve na ho, meron ng 7-Eleven. Aba, may 7-Eleven na. Yung bagong tayong yun, tanaw nyo ga. Yan. Are, katulad na rin si Kuya, yung pagkakaupong yun, ay paghusal Lubo noon, tanda ko, sasabihin sa iyo, ay ikaw gay magaling kumanta. Ay bakit? Ayun pala, dun sa gitara ka uupo. Yung gitara ho, yun yung kahoy na dun ka uupo. Ayun ho, ikaw ano, ibinayad ho nung nasa regular na upo, ay giyon din ho ang bayad. Ang kalimitan ho na naupo di yan, ay yung mga naglalako ng isda dahil may dalamang kaldiro dahil kung saan baga maglalako ay doon ho naupo. Kaya yung mga sanay sa gitara ang mga basta't makaalis nga laang hot gawin nun ho iantayan matagal ho ang biyahihan ng jeep. O yan, nasa na tayo na dito na tayo sa o dito ho ngayon may bypass road na ituturo ko sa inyo na pag gusto nyo magmadali galing kayo ng Lubo na pupunta naman kayo ng Pabalagtas di ni kayo kakanan sa bypass road. Ari ho ang labas na ho na re ay sa Tinggana dahil mararating din ho na magkakaroon na ng siguro ng toll doon na hindi pala ang ho tapos. Talagang mabilis na ho aring sa pakaliwa naman ho ay sa papuntang dyan sa Ilihan naman ang Ginda. Pero hindi pa rin ho tapos. Hindi on the way. Basta ito ang laki ho ng improvement ng daan. Maalwan yung sinasabi nga ho ni PRRD yung mga build project ay naramdaman ho talaga. Hanggang ngayon, yung mga tuloy ho ang paggawaan, ay di nga lang ho, syempre pagkakagawa, ay di magigiba. Sabi ka ito, hindi gawin agad ng pulido.
yun, ay wala na akong sinabi. Yun, yun lamang. Yan, tapos po, eh, pagdating din eh, yan ho, magkukuros ang daan din eh. Medyo delikado ho din eh, kayo magmiminor, wag paspas, at tunay na pagkikipumaspas, eh, baka mamaya eh, mabangga ka, isa lalaki ng truck na nadaan. Yan, yan ho yung pinaka-crossing. Sana ho yung magkaroon din yan ng yung na-orange man laang para ho may caution ang mga taong nagmamaneho, mga hindi ho naman taga-Batangas. Sana ho ay magawaan ng paraan na malagyan doon ng caution na ilaw. Yan, Arroyo Flat White, Tagalubuha may-ari niyan. Balita ko, di pa ako nakakadayo ng pagkapidi yan. O yan, o kita nyo ga, nadidinan na tayo, malapit na. Ayan, o ito'y palyo ka na. O, dini ho, ay ang pamasahe ay 100 ay noong unang panahon namin nun ay 25 pesos lang ho ang pamasahe noong panahon na yun. Ano laki na iminamahal. Ay, ano pa, sige, gayon ho eh talaga. Kasi maglakad, sakyan, iyong 100. Sabihin naman ng mga pilosopo, gayon, ang iimik sa iyo, kaya naman ano gawang mahal, ay sakyan yung 100. O, ay di kibumayad, para hindi mapipilosopo. Joke-joke ko lamang po. Ayan, o, malapit na. O, nasa Batangas City na ho tayo. O, Aredine. O, Waldorf. Mag-o-open ang Waldorf. Malapit na ang pasukan ho ng Lyceum. Ang kaya ho kami nagpa-Batangas, ID, nagpa-medical ho ang aking anak at isa ho sa requirement sa eskwelahan. Ayan, o dini naman ho, ay nadidini ang Stonehurst. Yun ho yung sabi nga ay pang mga can afford na school. O yan. Diyan daw yung mga big time yun, napasok. Ay, hindi ko, walang ko tunay. Sabi-sabi lang ng mga Marites. Ay, meron pala ako naging border dati. Di yan na natira noo. Di yan tumira sa aming bahay, di yan sa Batangas. Di yan nagtuturo, ay solo ni ang bahay. Ay di yan nagturo sa Stonehurst po. Yan. Ang ganda. Dati ho yan, ay maliit lang. Ay, tayo nyo gaho. Talaga hong ang bawat negosyo ay nagsisimulo muna sa maliit. O, ito nyo ngayon, ang dami ng palapag. Oh yeah, yay! Welcome to Batangas City! Oh, malapit na ho. Ayan, nag-abot na ho ako ng bayad ko. At kanina nakalimutan ko pala hong i-abot. Pinabot ko kay Ining. Yung nagising na ang tulog. Oh, kita nyo yan? Oh, sabi ko sa inyo ho, ay kayo dumayo sa palubo at kayo maalwan. Hindi na ho katulad noon na anami kikinakalunggo. Naduhat sa sama ng daan. Ngayon ho ay prente. Kaya nga lang ho ay yung hindi ho sanay sa sigsagan ay kayo magbabaw ng plastic at baka kayo malula. Yun lamang ho ang aking tagubilin sa inyo. Yan. Ayan, napadaan na ho ang si Pabilos. Napaturo ako din ho ikamik-make kaunting bahay. Diyan ho titirang anak. Ay baka ho meron na pa gusto sa inyong mag-board. Ay message nyo lamang po ako. Meron pa po kaming kailangan apat na bed space po. Bed spacer po. PM nyo na lamang po ako. Yan, dyan ho sa may puno din yan. Malamig ho sa amin. Kaya maganda. Conducive. Para lang ho kayo nasa lubo. Pagka kayo ay mapapaibig, i-message nyo lang po ako. Ang likod po namin ay Aring Lyceum Senior High. Panlalaki lamang po ang aming border na tinatanggap sa ngayon dahil po ang aking anak ay doon din po titira. Bali yung air-conditioned room po ay occupied na. O, ngayon ho, napakaluwag na ho ng Batangas City. O baka dahil walang pasok ang mga estudyante. Pero talagang malaking luwag. Simula ho nung nagkatatlo na ho ang tulay. Yan. O, malapit na ho tayo sa Don Ramos. Ay, magaling ho ngayon na diretsyo na. Ay, dati-dati ho, nababa na ho ang mga Tagalubo dun ho sa may bago sumapit ho ng Pontipino. Ay, nababa na ho dun. Ay, nga ngayon ho uli ako nakasakay. Ay, ngayon pala ho na diretsyo na sa Don Ramos bago yun daw ho ikakaliwa doon sa may Kapitolyo. Di pabalik na ho uli ng paradahan ang jeep. Di magaling naman. Di kahit papaano yung nakaminus ng isang sakay. Eh kung yun eh hindi na diretso, ay di
8 din yon sa estudyante. 12:50 na pala ho ngayon ang pamasahe. Oh, yon. Ay, hindi ko alam eh. At matagal naman akong hindi nakakasakay, nakakapag-commute. Ay, tunay na ako'y naaliw sa aking, ano, para lang, ayan na, itur ko kayo, o, dibaga, malaking bagay na ako ay nakapag-commute at na-appreciate ko ang pag-unlad. Hindi lamang ng lubo, kundi ng buong Batangas. Dahil, o, ang laki ng in-improve. Yan. Tapos, ho, ay, di ay kakaliwa din sa May Leon. Kakaliwa, didinin na ho kami bumaba. Yan. O, siya. Ay, mamamaalam na sa inyo. Salamat sa inyong panonood. Keep on sharing at i-share nyo din sa comment section kung anong experience nyo sa biyaheng Lubuha. Salamat. Thank you for watching. Luna Celis Sarmiento, your fabulous Batanggenya.